Hello mga ka-entrepreneurs, good afternoon po sa ating lahat. Welcome back to our channel. Kumusta po kayo? At salamat po sa mga patuloy na nanonood na ating mga in-upload na videos. So, ang pag-uusapan natin ngayon mga ka-entrep is isi-share ko sa inyo since mauubos na yung aking stocks ng mga hand grips. Ayan. So, mayroon na lang tayo diyang 46 sets na mga hand grips. Actually, matagal itong nire-request ng mga iba nating ka-entrep na mga hindi familiar doon sa mga gusto mag-startup ng motor parts business yung tungkol dito sa mga hand grips. So, ito po mga ka-entrep yung tinatawag natin na hand grips yung nandoon sa likod ko, tsaka ito. Ito yung mga hand grips. Naglabas lang ako ng ilang piraso para maipakita sa inyo para doon sa mga hindi familiar sa mga tinatawag nating hand grips o yung iba tinatawag po itong handle grips. Marami pong brand ang mga hand grips pero yung ang mga brand ko dito is mga MSM brand ito. Yan yung mga alloy type ko pero yung mga designs niya is mga racing boy designs din. Meron din akong Taco brand, ito yung mga rubberized, ito yung ano mga rubber type, yung kanyang hawakan rubber type. And then yung mga ganito na MSM din. So maraming available ito ng mga kulay. Yan, isa-isahin natin yan. So dito sa mga handle grips, mga ka-entrep na mga ganito, yung dulo niya is mga alloy. Ayan o. Mas naka-alin bolt siya. Ayan. Rubber yung ganito niya, and then yung ganito niya, alloy. Yung dito sa bandang sa may puno niya, at saka dito sa dulo. So, marami itong mga klase ng design. At saka, maraming available ito na kulay. So, mayroon ako nitong mga kulay silver, gold, and then black, red, at saka blue. So, meron tayo doon, ibang kulay, hindi ko lang na ilabas siya. Yan. Isa itong mga ka-entrep sa mga magagandang klase ng item na maganda ang markup or maganda siya ibenta actually online. Bakit? Kasi attractive siya. At the same time, maliit yung kanyang packaging at maganda ang markup sa ganitong klaseng mga item. At the same time, hindi siya yung tipong, ano ba, maselan. Kasi kung yung nakita mo sa picture, kung itsura niya, yun na yun. Hindi siya kagaya ng parts o pagpangloob na kailangang i-test ni customer yung kanyang quality talaga. Okay, itong mga kulay. So, next naman mga ka-entrep is yung ganitong klaseng hand grip na MSM brand din. So, syempre, ka-design din siya ng Racing Boy. Kagandahan lang ito, ang ganda ng packaging niya. Malaki at makapal kasi itong plastic niya mga ka-entrep. So, kapag pinadala siya, or kapag pinaship siya, or kapag dinisplay siya, attractive siya tingnan, maganda siya. So, ganun din ito mga ka-entrep. May maraming available nito ng mga kulay. Ayan siya. And alloy yung dulo niya. Maganda siya actually. And then dito mismo sa hawakan, ayan, is rubber siya, rubber. And then alloy din dito. Mabenta ito siya mga ka-entrep. Maraming mga bumibili nito. Actually, yung pinagpipilian lang naman ni customer dito yung mga dulo nito at saka yung kulay. Kasi itong ganitong ano, kasi mayroon din ganito kasi ganitong klaseng design yung dulo niya. So yung ganitong klase mga ka-entrep, in-offer ko naman to sa mga babae. Pag mga babae yung bumibili at nanghihingi sila ng suggestion ko, yung ganitong design yung binibigay ko sa kanila. Kung mapapansin yung mga ka-entrep, ang dulo nito, ganito siya, di ba? Talagang manly yung dating, panlalaki talaga. And then ito, pwede siya sa mga pangbabae, pwede rin sa mga panglalaki. Kasi marami din mga babae bumibili ng ganito, marami din mga lalaki. Okay. Attractive kasi yung mga ganito mga ka-entrep, lalo na yung mga gold, yung mga ano, yung mga bright colors, maganda siya tingnan. And usually, tiniterno nila sa kulay ng mga motor nila, sa side mirror, sa lever, yung ano nila, yung brake lever or clutch lever. Ayan, tiniterno nila yan. Next naman mga ka-entrep is yung mga ganitong klaseng design. So, makini siya and then nakaslide dito. Same din siya, alloy yung dito, alloy din yung dulo. Pero hindi ito kagaya nung iba na kaalin pa dito. Ito wala na siya, plain lang talaga. So, same lang naman halos sila mga ka-entrep na parehong mga alloy ano, at saka mga attractive. Ang kaibahan lang, yung design kasi nito is mas feminine ang dating niya. Kaya ito siya in-offer ko o inaalo ko kapag may mga bumibili na mga babae. Yan. So, pero mas mura ito kaya marami din mga lalaki yung bumibili. Next one mga ka-entrep is ito. MSM brand din. Rubber din yung kanyang gitna. Ito, alloy yung kanyang dito sa unahan at dito sa dulo. So, halos magkapareho sila nitong isa. Ang pagkakaiba lang is mas mahaba yung dulo nito, yung alloy nitong end nito. Mas mahaba siya compared dito sa isa. And then, ito siya, may ganito. Nakakadagdag design siya o nakakadagdag siya ng ano ba, yung pagiging attractive niya. Nakakadagdag lalo na kung colored. Halimbawa, yung mga gold na ganito, ang kulay, yan siya. Diba? Ang ganda tingnan. So, yung mga ganito naman mga ka-entrep is yung mga rubber type lang siya ng mga ordinary. So, yun, halos naubos na nga. Wala na akong may papakitang mga
Yung ordinary talaga ng mga stock designs or klase kasi ubus na, wala na nga tayong stock. So, yung mga ganito na rubberized, mabenta rin ito siya doon sa mga nagtitipid ano kasi medyo mas mura ito siya. And then yung mga ganito mga cantrip ng mga ordinary hand grips lang, which is mabenta rin siya kasi nga mura ba siya para doon sa mga walang budget or hindi afford yung mga alloy type racing boy designs na mga hand grips na binibenta natin. Ito yung mga binibili nila. Kitako brand siya. So, rubberized din siya. Hindi siya madulas. Kaya marami ding bumibili nito. Kailang pansinin nyo, medyo maikli siya. So, yung iba na bumibili nito, kung napansin nyo na mahaba itong, ano, mahaba itong throttle pipe, plastic throttle pipe, mga country pang tawag dito, or yung iba tawag dito is tube guide. Tube guide siya, universal type. So, mahaba siya. So, pinuputulan lang ito siya. At saka, kung napansin yung mga ka-antrip, lahat ng hand grips or handle grips, palaging magkaiba yung, ano, yung laki ng kanilang butas dito. Kasi po, itong malaki ang butas, pang kanan yan siya, para yan doon sa throttle or sa cylindrador. Kasi ito, itong throttle pipe nito, nilalagay yan siya dito. Nilalagay yan siya dito, tapos ito yung nakakabit doon sa manubela na nakakonect sa throttle cable. Kasi minsan may mga customers na siguro hindi nila napansin or hindi nila alam na pag nasusukat nila itong kabila, yung pangkaliwa sa kanan, and then sasabihin nila, ay, hindi po ka siya, masikip. So, sabihin mo lang, yung ano po, pangkaliwa yan, yung malaki ang butas yan po yung pangkanan. Kasi hindi talaga yan siya, kakasya itong pangkaliwa kasi nga may throttle pipe yan doon eh, or may tube guide yan siya. So, kapag every time na bibili or bumili kayo ng hand grips, check nyo rin yung inyong mga tube guide kasi minsan sira na yan dito or minsan durog na yung dito. So, pangit na. Since bago naman yung inyong mga hand grips, palitan nyo na rin yung tube guide nyo. Actually, mura lang naman to eh. So, kung bago ang hand grips, mas maganda na bago na rin ang tube guide. So, para naman doon sa mga nagbebenta, every time na bibili ang mga customers ninyo ng hand grips, tanungin nyo na rin kung okay pa yung kanilang mga throttle pipe or mga tube guide para mabentahan nyo na rin or maoperan. Kasi, pakasira na rin or usually kasi, ano na yan dito eh, loose na or basag na. Hindi yung iba naman, durog-durog na yung dulo. So, yun. May pagkakataon din minsan na yung sobrang tagal na hindi nagparip ng tube guide, ito kinakain na rin ng kalawang doon sa bakal, doon sa manubela. So, pangit na rin or lumang-luma na. So, mas maganda na palitan na. So, ganito yung mga cantrip. Madali lang yan. Papasok lang ito. Ito dito. Yan siya. Medyo matigas. So, pwede yan siyang lagyan dito ng oil para dumulas. Pupukin lang ng gano'n ng martilyo. Or pag mga lalaki kasi, pag mekaniko, siyempre malalakas sila, ginagano'n lang yan. Minsan, pag may bumibili din, sinasabihin ko lang, tulak nyo lang po, tulak nyo, laksan nyo, matatanggal yan, pati pag nagpalit gano'n. So, madali lang yan siya tanggalin. Gawa na lang tayo ng separate na video para sa pag-install. Sammy! What's that? So, ito mga ka-antrep, mga pro paper brand ng mga hand grip. So, assorted color yan siya. Yan siya. Maganda ito siya mga kantrip kasi rubberized. Malambot ito siya. Malambot yan. Mabenta din ito. And then, andito pala ang mga domino. Ito. Mga domino na hand grip with ano na, with bar end. Yan siya. So, marami ito siyang kulay. Assorted color din. Ito sa box. Ito black. So, malambot. I-review natin ito ng separate. Itong domino na ito. Kasi so, ngayon nagpa-pricing pa lang kami. Review natin to isa-isa para makita natin yung quality. Thank you very much at shoutout po sa Uno Motorcycle Parts and Accessories sa Calatagan, Batangas at sa lahat po ng patuloy na nanonood sa ating mga ina-upload na video. Thank you very much po. See you in my next video. Bye!